What's up mga ka-itlog? Welcome back sa ating channel. And of course, this is Julia Barbieto at your service. At kapag bago ka sa aking channel, don't forget to hit subscribe. Hit the bell button para ma-notify ka sa lahat ng mga vlogs na darating in the future. So anyways guys, alam ko na napansin nyo that in the past few weeks, hindi po ako nag-vlog. Puro mga hugot lines, mga recordings, kung ano-anik na inilalagay ko or ina-upload ko sa aking video because, you know, I was suffering from heart disease. I was like heartbroken. Ay, mahal na siyang iba, wag kang taka. But now I am finally healed. That's the reason why I'm here. To vlog again and make you smile because that's the reason why I exist. I wanted to make you smile. Try it. So weird. At wala ka bang napapansin sa aking face? Ayan, medyo nag-lighten po yung aking mga pimple marks, yung mga dark spots. Medyo nawala po sila. Dati meron dito. Medyo nag-lighten na po siya ng konti. At dito sa part na to, medyo dark po siya dati. Pero ngayon, ayan, fresh na fresh. Kasi, you know what, I have been using this amazing product from Maxipil. This is Maxipil Zero, Zero Peeling and Zero Redness. Ayan. Inire-recommend ko po ito para sa lahat ng mga gustong mag-exfoliate ng kanilang skin na ayaw nilang nag-peel or nagbabalat-balat yung kanilang skin. And slowly but surely, if you will use this in a span of 3 months, definitely magiging, you know, kasing kintab rin ang inyong skin. Hindi naman sa sinasabi ko na naging perfect na yung skin ko, but then it helped me a lot with this beautiful product. And just a reminder, hindi po siya paid advertisement. I just wanted to recommend how beautiful the product is. At kapag gusto nyo pong gagawa ako ng review about this product, Maxipil Zero, you can definitely comment down below. And let's start with the game! So, the purpose of this vlog, guys, is all about me. Me, yeah, ako. Ako. Me, myself, and I. Ako lang. Ako lang mag-isa. Oo na. Ako na. Aww. Ako na lang mag-isa. Pero di ko kaya ganon talaga. Aww. May nang iiwan, may nagpapaiwan. At yung category ko, laging nagpapaiwan. Laging nasasaktan. Gago! Puro ako hugot. But anyways, guys, the title of this video is 10 Facts About Myself. Hindi fuck, ha? It's fact. Fact. It's fact. Alright, so number one fact about me. Ako talaga ate. My real name is, naku, sasabihin ko ba to? Okay, my real name is Robert Carabin Jr. Yes, opo, yes po, tama po kayo nang narinig. Junior po ako, opo, yes po. They call me Junjun for short. Opo. Ako na po. Oo. Anyway, yeah, super duper fact talaga yan about myself. And I cannot deny my name. And I cannot deny how I was created. That I was born as, you know, man. And my birth certificate is still telling it's a male. Despite the fact that, you know, paano masabi? Despite the fact that I am already dressing like a woman and I already have transitioned myself being a woman, but then again, you know, hindi natin i-deny yan. Meron pa rin tayong testosterone at mas, you know, tinataasan lang natin yung level ng ating progesterone para bonggang-bonggang HRT yan, hormonal replacement therapy. And I am so thankful that, you know, may mga changes naman na nangyari. And now, of course, I really wanted to be called Julia already. And I don't wanna be called by my real name anymore.
Okay, so number two, I started transitioning when I was 19. So it's already been like 9 years old. Or, yeah, 9 years ago. Yeah, I started 9 years ago. And nagsimula ako by taking pills. And I remember when I was like 19, hindi ako aware na marami palang side effect kapag nag-take ka ng mga pills na nabibili lang sa mga butibutika. So, I started with micropill, yung pink na micropill. It's a birth control pill. Yun po yung tinake ko and hindi ko alam na nakaka-overdose siya. Doon ako na-hospitalized because, you know, yung isang banig, talagang ginagamit ko siya in just one day. I remember that. May mga tumubo-tubo dito sa aking mga skin akong anit-anit. Kaya ako na-hospitalized before. So, it's a lesson learned for me. And, yeah, nag-self-medicate po ako. So, ginawa ko lahat ng paraan para maalis yung, you know, pagiging matigas sa aking katawan. And right now, I can fly. I can see that medyo naging manipis naman tayo. Medyo malaki pa rin po itong braso kasi sumasaba po ako ng bonggang-bongga. But then again, yeah, I can see the result. Medyo naging trans-josa naman tayo konti. Charot. So, number three fact about myself. I am a 28-year-old stunner. But you can see, I look like a pretty young woman. I'm only 20 years old. If you would notice, it's like 20. Kasi, you know, marami akong mga ginagamit na kung ano-anong product at ayokong ini-stress yung sarili ko. If I am broken-hearted, I wanted to make sure na agad-agad is makakapag-move on ako. So, yeah, looking young, pretty young, dapat young tayo palagi. Huwag tayong magpa-affect sa kung anong negativity man yung, you know, pagdadaanan natin kahit marami tayong utang. We should smile all the time kasi yun naman talaga ang purpose of life. Maraming problema but we have to smile all the time. Yes. And number four, fact. Yeah, it's fact. Again, it's fact, not fuck. Because I have not been fucked. I'm virgin. Paano masabi? So, I hate being called bakla. Yeah, totoo po yun. Ayoko na tinatawag akong bakla ko. Kahit na totoo naman. Yeah, I respect the decision of other people calling me bakla because that's what they know. They don't know what is the real ang tawag dito, kung ano yung talagang gender identity mo or sexual orientation mo, kung paano at kung ano ang gusto mong tawagin sa'yo. I prefer to be called like bae or trans, tranene, transdiosa, ganun. Wag lang tawagin bakla because, you know, bakla is a different thing in US, in other countries. Kapag tinawag mong bakla or a gay, it's a man, it's manly, but then they have a relationship, or they are actually more into having relationship with bakla as well. Eh, ako, I am a woman and I prefer straight guys. Yun. So, ganun po yun. Yeah, yung mga gender identity, sexual orientation, mahirap po ipaliwanag in just one span of a vlog. Maggagawa po tayo ng ibang vlog para dyan kasi kung i-discuss ko siya ng bonggang-bongga, then ubos yung oras natin sa 10 facts, okay? And anyways, research din kung gusto niyo pong malaman about those, okay? So, number 5 or the 5th fact about myself is that I am sweet. Opo. Sweet. Pero, iniiwan. Sweet, you know, loving, caring, at kung magmahal po ako, seryoso. I make sure that I am a one-man woman. Loyal. Ganun. May mahal na siyang iba, huwag kang taka. Pero, yung iba, hindi loyal sa akin. Or, yung mga minamahal ko na nagiging loyal ako, hindi sila nagiging loyal. So, ganun lang, swertehan lang. But anyways, I'm still single, I'm still looking and searching for the perfect person. Char! So, number 6, move on.
stop na tayo doon. Basta ganun yun. Number 6 is, I am always self-conscious. Ayan. In a way that I cannot go out without lipstick, walang kilay, hindi nakapulbo, ganun. Dati, kapag wala akong makeup, hindi ako nakablush o ng bonggang-bongga, ayoko talagang lumabas. Kapag hindi planchado yung buhok ko, hindi ako lumalabas ng bahay because I don't feel like I am beautiful when I am going out without those. So, parte na po ng buhay ko yun. Dati, hindi ako lumalabas na walang makeup, but then again, ngayon, medyo natanggal ko na yung ganung habit. Lip tint lang tama na, girl. Oh, diba? Kasi because of Maxitol Zero that I have been using, medyo pinakinis po na yung aking. Alam na. So, number 7, ayokong lumalabas or pumapasyal sa kahit saang lugar, like mall, sa park, or something na wala akong kasama. I wanted to make sure na may kasama ako, kahit single ako. Una, single na ako, but talaga may kasama ako. Yeah. Gusto ko may friend ako nakasama kasi di ba awkward kapag naglalakad ka lang mag-isa, nakaupo ka, kumakain ka mag-isa. So awkward. So kailangan, I wanted to make sure that I have companion. Yeah. And number 8. Dati to ah, pero ngayon parang hindi na. Char lang. Number 8, palatawa ako with my friends, with the people I'm gonna get along with na komportable ako. Pero kapag yung tao is hindi ako komportable or kapag hindi tayo close, pasensyahan na lang, hindi mo ako maririnig na magsalita kasi medyo may pagkamahiyain ako kapag hindi kita kilala. Pero kapag kilalang-kilala na kita, I'll make sure nasasakit ang tiyan mo sa kakatawa dahil I have, you know, a sense of humor. Kaya nga most of my vlogs, it's just indoor kasi nahihiya talaga ako. Hindi ko pa kaya yung mag-outdoor sa vlog. And number 9, eto, maraming hindi nakakaalam, pero I will reveal. So, number 9, ayan, meron po akong social anxiety. Sa mga hindi po nakakaalam, meron po akong social anxiety. Paulit-ulit. Yeah, meron po ako noon. Yung tipong kapag napahiya lang ako konti or kapag hindi ako komportable sa environment, medyo pinagpapawisan po ako ng bonggang-bongga. Yeah, tagaktak po yung pawis ko na parang grip po. Kapag napapahiya po ako, kapag na kinakabahan, natataranta, ganoon. Yung perspiration ko is talagang grabe. Talagang aglipit, nakti, madigo sa piling, at nabonggang-bongga. Because I have social anxiety. And I cannot control that. Lalo na kapag napansin nila, uy, pinagpapawisan ka, girl. Ang lamig naman, ganoon. Mas lalo pa akong pagpapawisan. And number 10. Totoo po to. Ang totoo po niyan, hindi na po ako virginian. Yeah. Kahit mukha akong virginian. Pero, yeah, hindi na po. Medyo, ano na po, nakatikim na po ako ng luto ng juice. So, yeah, at the age of like, when I was 19, I already had, you know, a romantic story. Naka-experience na po ako ng ganoon, yung pagmamahal, you know, yung ganoon, magdaganon kayo, ganoon. Kailangan pa bang i-explain? Alam niyo na yun. So, yun. Pero, it was like when I was 19 years old when I started loving seriously. And masarap siya. Masarap siya yung pagmamahal. Hindi yung ganoon. Masarap pagmahal, pero at the same time, masakit din kapag hindi right person yung minahal. And hanggang ngayon, wala pa rin si Mr. Right. And I'm searching for that. And I'm open. I'm always open-minded like networking. So that's it, guys. I supposed to do it 25 facts about myself. But I think
It's very long already. Masyadong siyang mahaba. So, yun lang po. And I hope na mas nakilala niyo pa po ako dahil sa vlog na ito. And I hope na sa mga bago na manonood ng vlog na ito, you can hit subscribe para ma-hit po natin yung 1,000 subscribers para ma-monetize po yung ating vlog at medyo maging magaan-gaan din yung buhay ko na naghihirap. Charot lang. So, ayan guys, thank you so much for watching at alam niyo naman na I love you all. Bye-bye!